Nandito tayo ngayon sa tinatawag namin na Lancaster Creek. Dito yung sa Somerset Avenue sa Lancaster. So dito kami madalas mag-training ng ng intervals. Okay? So for today, susubukan nating tumakbo ng 30 kph for 30 kilometers. So basically in 1 hour, ang gusto nating ma-achieve 30 kph yung average. And of course, maka 30 kilometers, okay? So, ikakasa natin tong GoPro dito sa bike. Yan. So, meron tayong biniling mount from Lazada para makita natin yung buong ride. So, sana lang tumagal ng 1 hour itong ano, yung battery. So, may binili rin akong battery from Lazada, parang ano lang 'to. Parang hindi ito yung legit na GoPro na battery. So, let's see kung tatagal din ng 1 hour yung battery nito. Okay, kasama natin. So, kailangan nating restart yung Garmin. Okay. So, dapat from start yan. Okay. Lancaster Creek. Dito madalas magano. Hindi nga lang. So dito ako madalas mag-train ng sprint, intervals. So yung isang loop nito approximately 2.7 kilometers. Kaya para ma-achieve natin yung 30 kilometers in 1 hour mili, kailangan naka 11 loops tayo in 1 hour. Diba? Hindi mga nagja-jagging din dito. Malakan na. So ito yung dulo ng dito. So dito, U-turn na lang. Dito sa babalik
Okay, kaya dapat medyo matikiran kayo ng konti. Hindi lang magisa. Bagal doon sa U-turn kaya as much as possible pabanking mo para hindi ko mapay average. So ngayon, pero diba yung average natin? Okay lang, at least may allowance kahit tayo mo rin just later. Mas mahirap na medyo nagkakagal. So maintain lang dito 35 kph. So itong kalye na to, kahit maiksi siya, ang dami kong nilagay na segment.
negative 0.7 to 1%. So kaya yung pabalik mamaya, medyo mabigat siya kasi ahon. Well, mabigat siya kung papas ko sa 1.35. Pero kung 30-30 lang tayo. So dito sa pabalik, kapag nasa 35 to 40, medyo maya pa naman yan. Lalo kung may papalit lang sa trako. Delikado yung part na to. So that extra ingat ko. So nakakadalawang loops na tayo. Average natin so far 31.7 kph. Yung target ko dito ka talaga maka 32 kph in 1 hour para medyo umangatap sa top 10 sa leaderboards. Hindi lang natin sure kung mabibit natin today. Let's see. Diba sabi sa inyo kaya nagjajaring dito eh. Thank you.
445 km na ako. Then roll. Then 1 hour na ride. So then. Then sa morning naman, normally nandito ako na. Pag morning ako magra-ride. 6 to 7. So umaga. So solve na rin yun. Pag-iisip ng dugo. By the way, yung 30 km/h na target, yung dati, yung 30 km/h na target, dapat non-stop yun. Okay. So, dire-diretso talaga. Water break mo, habang hinihingal ka. Siyempre, para mabuhasan yung drag. Mas maganda kung i-aero yung jersey na suot mo. So kahit pa paano, makakadagdag ng fuel. Fuel power yun. Okay, water break tayo. 10 kilometers na yan. Okay, so, hindi yung day. Iangat natin ito. Third time. Nasa ano lang ako, pang-apat na kagos. Unless kung i-sprint ko, pwede natin isagad sa mukha. Pero, hindi naman tayo nakipagkarera. So, okay na yan.
sa inyo, dito ako sa left lane nakastay kapag pabalik. Mas safe kasi itong lane na to compared dun sa kanan. Sa kanan kasi may mga kanto papasok ng village. So baka mamaya may mabilis na sasakyan na palabas. Patay tayo. So kalaban mo lang sa kaliwa yung mga nag-U-turn or nag-turn left. Pumagal tayo sa U-turn na yun. Doggy! Thank you.
mga mote. So ayun yung nasabi ko isa. Kahit nasa kaliwa ka, hindi ko pa rin safe. Thank you.
kasi 30 lang ako eh. Ano lang ako eh, 30.
So, 2.5 loops na lang, tapos
pinag-uusapan namin sa group chat eh. As much as possible, wala munang drafting dito. So, more on ano muna kami. ITT. Individual time trial muna. Mas magandang training din. Mas magandang training din kasi ito yung ITT. So, talagang lahat ng power solo. Natin yung sarili natin para makita nyo kung gano'n ako kahingal. Okay, so konting recovery. Kita nyo ba yung boots ng ilong ko? Okay, tapos ang trap na natin. Okay. Nagbibilib na. Okay, 27 kilometers na. Ito eh, 27.1k ang average speed, 31.3. So isang loop na lang, 10-30k na yun. Pero babalat pa tayo ng 1k para may sakto na rin natin. Para maisakto natin na 31 kilometers in 1 hour. Okay. Ipat natin yung guard. Tayo sa dito. Oh, so far, naka 51 minutes and 51 seconds. Pero try 8 minutes. Jersey. Mas maganda kung i-reuse yung jersey.
then comfortable yung bib or yung short. Yung bike, not necessarily na aero bike. So, well, magiging palang advantage kung aero yung bike. Pero kahit, ano pa yan, kahit climber bike, gravel, endurance bike, as long as na-practice mo to, well, prepared ka, hindi ko kaya yung match-up yung tempo. Big so ko abutan. Heart rate natin naglalaro sa 157 BPM. So dito sa part na to, 1% pain rate. Kaya mabigat to. Konting water break. Ganda ng sunset dito. Kita nyo? Diba? Sunset. Last na naman itong pababa na ito. Medyo bilisan na natin. Tara, isa na lang. So, isang lap na lang tayo. Ayan, okay na yan.
Alright. Okay. So, natapos na natin summary. Okay, naka-ano tayo? 32.8 kilometers tayo in 1 hour and 1 minute 38 seconds. Average nasa 31.9 kph. Maximum 41.8. Not bad. Okay. So, achieve naman natin target natin for this ride. So, hindi nga lang natin ay 32 pero okay na rin. 31.9. Most likely aangat tayo sa top 10 na leaderboard sa segment na 'to. Okay. So, you know, may mga nagra-ride pa doon. So, magre-recover muna ako siguro mga dalawang loops and then uwi na. So, thank you for watching dito sa maiksing vlog natin. So, hopefully medyo na natutunan kayo or medyo nag-enjoy kayo. So, kung nagustuhan niyo yung mga ganitong klase ng cycling vlogs, don't forget to subscribe to my YouTube channel, okay? Thanks for watching. See you again next week. Bye-bye!